pag binato ka ng tinapay, bato mo rin yan sa kanya yung garapon. Yan yung maliit pa ako. Ganyan ang sinasabi. Na totoong nangyayari. Kasi tayo mapaghiganti na lahi. May mga tribo na nagtatanim ng puno eh, ng kahoy. Pag nasaktan mo sila, tatanim ng puno ng kahoy, puputulin lang nila yan pag nakapaghiganti na sila. Kaya, nahirapan tayong isabuhay ang mga turo ni Jesus. Kaya, kaunti lang tunay na Kristiyano. Pero, hindi lang yan utos ng Diyos. Praktikal yan. Halimbawa, yung mga misyonero namin sa New Guinea, ang sabi nila, minsan, yung mga tribo kasi doon, laging nagsasalpukan yon. Tapos, maghihiganti. Yung isang pare, membro ng tribo, dinala sa kanya yung pumatay ng kanya ama. Binigyan siya ng sibat, gaya nung sisibatin na sana ni Abishai si Saul sa unang pagbasa. Sabi niya, hindi. Simula ngayon, magwawakas na ang patayan, pinapatawad ko yan. Hanggang ngayon, hindi na nagigira yung mga tribo. Pero ang lakas ng loob ang kinakailangan. Kailangan ang tibay ng pananampalataya mo para mapatawad mo. Dahil kailangan nating mapaglabanan yung ating pagiging mapaghiganti. Napagsalitaan ka ng masama, hindi ka na makakatulog niyan. Hintay lang yan. Pagpasok bukas, mag-iisip ako ng magandang sasabihin na talagang titimo sa puso niya. Makapaghiganti ako. Ganyan tayo. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanang pisngi mo. Kalahati lang yan ng turo ni Jesus. Ito, inauguration speech, Luke 3:14. Suma sa akin ang Espiritu ng Diyos. The Spirit of the Lord is upon me, claiming He was the Messiah. Because the Old Testament, laging sinasabi niyan, pagdating ng Messiah, mapupuspos yan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me. Ano ang kanyang sinabi? To preach good news to the poor, to set captives free, palayain ang mga napipiit, makakita ang mga bulag. Yun ang kanyang inauguration speech. Yun ang vision. Ano yung vision na yan? Kaharian ng Diyos yan. At ano ang kaharian ng Diyos? Anong karakteristik nito? Shalom. Yung peace be with you, shalom sa Hebrew yan. Pagpasok ni Jesus, pagkatapos niyang mabuhay na maguli, sabi niya, shalom, peace be with you. Tatlong beses niyang inulit yan sa kanyang mga apostol. At yan ang ating trabaho, yun ang punto ko ngayong humili na ito. Naiiksian ko dahil andyan si Father J. De Leon SBD. Lumika ka ng isang lipunan, lumika kayo ng isang mundo na wala nang sasampal sa'yo, na walang dahilan. At kahit may dahilan pa, patatawarin ka rin niya. Kasi, kailangan pigilan mo yung mga tao na mahilig manampal. Maligaya sila kung makasampal sila ng iba, makasakit sila ng iba. Pipigilin natin yan. Kaya may mga kulungan eh. Eh, mag-aabuso yun eh. Kailangan pigilan mo yung mga magnanakaw, halimbawa, ng pera ng bayan. Eh, hindi natin napipigilan eh. Kaya may mga maralita. Hindi makakain ng ayos yan. Bubungkalin yung windshield mo niyan. Titkunin yung laptop mo na nasa naiwan mo sa loob ng sasakyan mo. Marami. Kung may sapat na kinakain yan, hindi na magnanakaw yan. Hindi ka na tutusukin ng kutsilyo niyan para makuha yung cellphone mo.
you create a world where there is shalom. Ano ang shalom? Katarungan, kapayapaan, pagtatanggol sa kalikasan. Sapagkat itong climate change, liligaligin tayo niya. Ang unang tatamaan niyan, yung mga maralita. Wala nang ang kinakain, lalong magugutom yan. Sasalakayin niyan ang mga subdivision ninyo. Mahirap magpatawad kung ganyan na ang ating lipunan. Talamak na ang kasamaan. Kaya ang sabi sa atin ngayon ng Panginoon, pag sinambal ka, patawarin mo. Pero ang Catholic social doctrine, sumusunod doon sa inaugural speech ng Diyos na the Spirit of the Lord is upon me to set captives free. Ang Catholic social doctrine, ang sinasabi rin sa inyo, lumikha ng isang mundo kung saan may katarungan, may kapayapaan, at pagtatanggol sa kalikasan. Dahil pag wala yan, mas maraming sasampal sa iyo. Pag wala yan, mas maraming tutusok ng ice pick sa iyo sa may jeep. To create a world of shalom. At yun nakakalimutan natin. Yung Catholic social doctrine, lagi ko nang sinasabi, the best kept secret of the church. Hindi alam ng maraming Katoliko. Pati yung maraming pare, ilang taon na sa ministeryo, hindi malang nababanggit yung Catholic social doctrine. Yung shalom, puro privatized devotion, puro kaluluwa ililigtas mo. Tama din po yan. Pero hindi ilang kaluluwa ang gustong iligtas ng Panginoon. Kaya nga may resurrection. Kaya siya nagtagumpay laban sa kamatayan eh. Gusto niyang iligtas yung kabuuan ng ating pagkatao, kaluluwa at katawan. Kaya yung katarungan, kaya yung kapayapaan, tungkulin ng bawat Kristiyano. Kaya kahit sa kahirapan, nagawin ito, dapat paglabanan natin ang ating karupukan. Kahirapan natin magpatawad. At ang sasabihin ko rin, wala kayong karapatan sa utos ng Panginoon na yung emotional baggage ninyo, papataw ninyo doon sa inyong mga anak. Tapos yung mga anak, nakikitang binubugbog mo yung asawa mo lagi, akala niya normal yon. Tuloy-tuloy ang cycle of violence. May nangungumpisal, Father, tagal na yung namatay yung tiyo ko na umabuso sa akin, hanggang ngayon hindi ko pa napapatawad. Pati yung mga namatay na, mas lalo mong patatawarin, papasa Diyos mo na lang. Kaya kailangan ng family history, yung healing of family wounds. Ginagawa yan ng ilang pare para hindi mo na ipataw na inabuso ka. Ipapataw mo sa iba. Parang yung teacher namin, pag nag-away sila ng asawa niya, masungit na sa amin, wala naman kasalanan doon. Yung asawa mo ang ayusin mo. Huwag mong ipataw sa iba yung hindi mo mapatawad yung asawa mo. Masama pa rin ang loob mo. Tapos doon sa mga batang maliliit mo, hahampas yung ruler mo. Noon hinahampas kami sa palad noon . Pero disiplinado kami noon. Pero hindi yun ang pag-usapan natin. Patawarin mo na at huwag mo pang ipataw sa iba yung sama ng loob mo sa kanya. Pati sa ating lipunan, matuto tayo, kagaya ng may family history, matuto tayo. Tignan natin ang ating kasaysayan. Ano bang masama sa ating kasaysayan? Anong mga kalupitan doon na hindi na natin dapat ibalik ngayon? Ang lalim din niya. Kasi sabi ni George Santayana, they who do not learn from history are condemned to repeat it. Kagaya noong pamubugbog ng asawa na cycle of violence na, yung anak mambubugbog din, yung apo mambubugbog din, yung apo sa apo mambubugbog din. Wala nang katapusan ang cycle of violence. Kung sinampal ka sa kaliwa among pisngi, bigay mo yung kaliwa. Kung binato ka ng tinapay, bigyan mo pa siya ng mas maraming tinapay. Huwag yung garapon ang ibabato mo.
Kaya sa kabila ng kahirapan, naniniwala kami na ito ang tamang pamamaraan. Kahit labag pa sa ating likas na katigasan ng loob. Kaya patuloy ang mga SBD na nagpapaliwanag nito. Ngayon, Father Jay, nagpapaliwanag niyan sa South Africa. Bigyan niyo kami ng 5 minutes, mamaya. Papakita niya ang ilang mga larawan para malaman niyo naman na yung aming paghingi ng tulong sa inyo, daming binubunga yan. Gifted to give. We were gifted by German missionaries, missionaries from America. Yung SBD ngayon ang give. Kagaya ni Father Jay. Kagaya ni Father Eric Lacandula sa Zambia. Kagaya ni Father Henny sa Congo. Pinakita namin ng Pasko. Pagpatuloy po namin yan. Pagdasal ninyo yung aming mga misyonero na mapaliwanag nila ng ayos yung salita ng Diyos para makalikha tayo ng isang mundo na kaunti na lang yung mananampal sa iyo.